Napansin po kayo, binibenta niyo po yan, Lolo? Ah, binibenta niyo. Ang galing naman. Yari na. Ng... Diyaryo? Ay, magazine. Mga magazine. Kailan din po ang buo po ni Lolo ito manong ito maliit? Akala mo si Lolo nagtapos ng engineer, no? Para siyang architect pa tawag doon, no? Architect ba na... Di ba yung architect nag-ano ng... bahay, no? Nagbubuo sila. And then ngayon, ayan po mga kababayan, ang tibay, ang ganda. May mga picture pa, oh, ayan. Mga artista pa yung mga picture mo, Lolo, ah. Ako to, Lolo, oh. Oh, ako to. Oh, kita niyo naman. Magandang tanghali po mga kababayan. Nandito na naman tayo mga kababayan sa ating misyon na walang katapusan, walang hangganan mga kababayan. Kaya sa hapong ito mga kababayan, samahan niyo po kami dahil mayroon na naman tayong bibisitahin ng mga seniors mga kababayan. At magugulat na naman sila sa biyaya natin dahil hindi nila akalain mga kababayan na babalikan natin sila, yung ating kawawang dalawang seniors. Kaya maraming salamat po sa ating sponsor from Anonymous Sponsor. Maraming salamat po sa inyong ginito ang puso na walang sawang pakikiisa at pagmamahal sa mga kababayan natin. Kaya maraming salamat po from Anonymous Sponsors. Nandito na kami ngayon. Kaya tara, samahan niyo po kami. So ito po mga kababayan yung ating balikan ngayon na si Lolo Cesario na yung masipag gumawa, napakagaling gumawa ng bahay kubo na gawa sa magazine. Kaya ayan, babalikan po natin mga kababayan. Ayan po ang bahay ni Lola at ni Lolo. Hi! Magandang hapon po! Papasok po at padisturbo po. O, nasaan si Lolo? Malis po. Po? Patay na siya po. Ha? Tumayo yung balahibo ko mga kababayan. Hinahanap ko si Lolo. Ang ganda pa naman ang bungad ko. Sabi ko si ito yung babalikan natin si Lolo Cesario yung gumagawa ng bahay kubo. Ha, Lola, kailan lang po? Nung Sabado. Nilibing nung Sabado? Hindi. Ewan ko kung ano. Ilang araw? Binurol po ba dito? Oo. Ilang araw po binurol? Tatlong araw lang po. Eh bakit walang isa sa mga apo nyo or isa sa mga kamag-anak nyo wala man lang nagsabi sa amin? Wala man lang kumuntak? Hindi ko alam. Ha? Condolence po, Lola. Kasi mahal na mahal ako ng lolo nyo. Ano pong nangyari? Di ba nung huling punta po namin, Lola, malakas naman po si Lolo? Hindi, kasi sumakit yung tiyan. Opo, yung lagi niyang iniinda na masakit po yung tiyan niya. Oo. O, tapos po? Tapos, sabi niya, sabi ko, ipunta ko sa community. Opo. Tapos, sabi niya, baka sabihin na COVID na ito, baka patayin ako, baka hindi niyo na ako makita, baka ilibing ako na doon. Sabi natatakot niya po si Lolo. Oo. Kaya ayaw po niyang magpadala sa ospital. Oo. So dito lang po talaga siya namatay, Lola. Hindi niyo na po nasugod talaga sa ospital. Hindi na. So ganito po kasi mga kababayan, no? Nung una pa man na nakita natin si Lolo Cesario, lagi ko nang sinasabi na magpa-check up, lagi ko sinasabihan si Lola na magpa-check up, pati si Lolo, kailang ayaw po talaga ng dalawang matatanda. Kasi nga, takot sila, baka mamaya sabihin,
sabihin daw na may COVID or ma-COVID, hindi na makauwi ng bahay, doon na lang. Yung ganon. So, siyempre, hindi na rin natin pwedeng pilitin kasi siyempre, respetuhin din po natin yung gusto nila, yung ayaw nila. So, ngayon, nagulat ako mga kababayan. Hindi ko po talaga alam at hindi po alam ng buong team na ang pagbalik namin ngayon ay ito na ang ibalita sa atin ni Lola. Tatlong araw lang po binurol. So, kailan lang po nilibing Lola? Anyang alda? 5 days po na binurol. Ah, 5 days binurol. Tapos, kailan na nilibing anak? Nung Webes lang. Last week. Kasi Friday ngayon. Ah, last week. So last week lang po pala mga kababayan. Walang apo din at or anak na nag-message sa amin kaya hindi ko po talaga alam mga kababayan. Pasensya na po at nawa ay sumasalangit ang kaluluwa ni Lolo Cesario. Condolence po sa inyo Lola. No, dalangin namin ay masaya na siya ngayon na hindi na niya maramdaman yung pain, kung ano man yung pain kasi lagi niyang tinuturo yung tiyan niya, no? Sumasakit at hindi na nga siya kumakain ng marami, kukunti-kunti na lang. Kahit nga gatas noon, Lola, no? Parang hindi niya malunok-lunok kasi nga parang pag nalamanan yung tiyan niya, sumasakit. So ganun po, kahit anong yaya ko o gusto kong ipa-check up si Lolo noon, talagang ayaw talaga nila. Kahit nga ngayon na naghihingalo na or nahirapan na huminga, gustong isugo nila ni Lola doon pero ayaw talaga ni Lolo. Kasi ang iniisip niya, baka mamaya, syempre sa balita-balita, no, baka mamaya pag namatay ako doon, diretso na libing at walang isa sa pamilya na makasilip man lang doon sa kanyang katawan. Yun po yung lagi inaalala ni Lolo Cesario. So, kumusta na po kayo? Lola, dito lang po kayo. Oo. Dito lang po kayo nakatira pa din. Pero, dyan ako natutulog kasi wala naman akong kasama dito. Eh, ngayon, sabi ko, ngayong gabi, matulog ako dito. Opo. Magpasama. Pag halimbawa po kung dito po kayo matulog, kundi magpasama po kayo isa sa mga apo nyo para may kasama po kayo sa gabi. Kung ayaw nyo naman matulog dito, doon kayo sa anak nyo, at least may kasama pa rin po kayo Lola. No? Diyos ko, nagulat naman ako Lola. Akala ko wala si Lolo, nasa hospital. Yun pala, sabi mo umalis na, wala na. Talagang tuluyan na wala lang balikan yung pag-alis niya. Pero kumusta naman kay Lola? Okay na. Okay na. Tanggap nyo naman na yung sitwasyon. Ngayon, kahapon umulan. Opo. Tapos, nahamugan ako ng ulan. Ngayon, sabi yung apo ko, kumain ka ng gamot. Sabi niya, kumain ka. Sabi niya yung Opo. Apo ko. Eh, kaya ngayon, parang okay na rin. Okay na. Uh-huh. Uminom kayo kaagad ng gamot, ha, Lola. Tapos, syempre, huwag nyo rin pabayaan sarili nyo. Huwag yung labas ng labas. Lalo na ngayon, tag-ulan na naman, no? Uh-huh. Marami na naman trangkaso ngayon. Kaya mag-iingat din po kay Lola. O, bakit nasabi ni Lola kanina na mahal ako ng lolo mo? Uh-huh. Bakit po? Mahal na mahal ako ng lolo niya, maski ganun siya, pinipilit niyang kumita. Oo. Sabi niya, bili ka ng isda, bili ka ng karni naman. Sabi niya, pagka may pera kami, ngayon, bumili ka ng merenda natin. Opo. Yung tinapay, yung sabi niya, yung gusto niya, yun ang kukunin ko. Tapos, inaalaala ko ngayon nung wala Opo. Na siya. Yung mga kabutihan niya sa inyo, Lola. Uh-uh. Naalala niyo po palagi. Uh-uh. At mahal na mahal kayo. Uh-uh. Si, ibig niyo sabihin, naghanap buhay talaga si Lolo noon. Kahit may edad na, uh-uh. no, naghanap buhay pa rin. Para para mayroon kayong makain. Mm-mm. So ganun. Itapin. Lola Juanita, ngayon nandito kami
At meron kaming surprise sa inyo muli. Salamat. Ayan. Walang ano man po, lola ko. Kayo ang tumutulong. Sorry po, lolo. Hindi ko po alam. Hindi ko nakasilip. Kaya salamat sa Panginoon. At nandyan pa rin na nag-aano sa amin, sa kahirapan. Sa mga anak ko, mahirap din sila. Lang ano man po, lola. Basta palakas lang kayo, lola, ha? Uh-huh. Kahit anong ulam dyan, importante malamanan yung tiyan, kain, para lalo pa nga haba ang buhay at lalakas na hindi magkasakit. No? Okay, mga Rogelios, pasok! Siyempre, ano yan mga Rogelios? Lola, may bigas na po kayo. Yes! Plus! Lola, may assorted groceries po para po sa inyo. Wow! Laban lang po, Lola, ha? Ha? Condolence si Lola ay 83 years old na po. Ayan. Sabi ni Lola kanina, nandyan daw tayo yung buong team. Siyempre, nandito kami yung buong team. Hindi nagsasawa pa balik-balik dito kay Lola dahil sa inyo. Dahil sa inyo po yun, mga kababayan. Kaya maraming salamat po sa ating mga subscribers, followers, sa ating mga sponsors, YouTube members, no viewers, commentator, lahat po. No, yung ating YouTube members, lahat po, sa inyong lahat, maraming salamat po. Kaya ito po yung nasasabi ni Lola. Mula noon hanggang ngayon, nandiyan tayo sa kanila, nakaalalay. No, hindi man natin naibigay lahat ng pangangailangan, pero malaking tulong po yun yung ating ginagawa sa araw-araw na paglalakbay ng ating misyon. Kaya maraming salamat po talaga. At nasabi din po ni Lola na sayang, nandito tayo, nandito na naman tayo uli. At sabi ni Lola, nandito kayo uli, pero wala na yung lolo nyo. So, ganun pa man, syempre, babalik at babalik pa rin tayo dito sa abot ng ating makakaya. Kung ano yung pwede nating maibigay, ibigay po natin kay Lola. Lola, hindi lang po yan bigas at grocery. Syempre, magbibigay pa po ako ng kasa kahit papaano, meron po kayong madukot-dukot. Diba? Walang ano man po, Lola. Pinagwala kami yun. Opo. Walang ano man po, Lola. Basta palakas po kayo, ha? Ayan. Bumili ako ng gamot ko. At saka, parang meron akong kasing... Nung kumikirot, yung sabi niyo po nung nakaraan. Gusto ko sanang pumunta sa doktor. Opo po, pero magpapa-check up na kayo. Hindi na tulad dati na ayaw yung pumunta kasi takot kayo. Mm-mm. Ngayon hindi na kayo matatakot. Mm-mm. Pupunta na po kayo doon. Oo. Maraming salamat, anak ko. Opo, walang anuman po, lola ko. So, ayan po mga kababayan. Meron na naman tayong napasaya at napaiyak, may halong kalungkutan kasi yung balita nga po mga kababayan, na shock ako, na hindi ko akalain, na hindi ko na madatnan si Lolo Cesario. Ganun pa man, ganun talaga ang buhay, mayroon tayong hangganan, no? Panapanahon lang yan, kaya maswerte pa rin sila, no? Kasi umabot sila ng ganung katanda at ganun yung edad nila. So tayo, hindi pa natin alam kung hanggang kailan yung buhay natin. Kaya minsan, yun na ang sinasabi ko, kahit gaano kahirap yung buhay natin, no, laban lang at huwag mawalan ng pag-asa, gumawa lang tayo ng paraan. Plus, i-enjoy natin yung buhay kung anong meron ngayon, kasi hindi natin alam bukas o mamayang gabi bukas o tayo ay bawian ng buhay. Kaya yung buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos, namnamin natin, no, at i-enjoy natin. Kasi pag wala na tayo, syempre hindi na natin mai-enjoy yan, di ba? Lolo. Nawala man si Lolo Cesario, pero nag-iwan ng saya at alaala sa amin at sa aking buong team yung binibigay ni Lolo Cesario na yung bahay kubo. Hanggang noon na sa bahay pa ngayon. Tatlong piraso yon, Jacoy. Ay, marami tatlong yun, piraso madam. Yun, Makoy. Marami yun. Marami yun. Nandoon sa bahay. So, din-display ko lang.
At hindi namin makakalimutan si Lolo Cesario kasi syempre may alaala siyang iniwan sa amin. Kaya maraming salamat po Lolo Cesario na naging parte kayo sa aking munting adikain at nandito pa rin kami muli sa kay Lola Juanita, no? At syempre sa abot ng aming makakaya, kami ay babalik pa po dito, okay? Lola. So, sabi kasi ni Lola ay magpapa-check up siya. Sige, magdagdag na lang ako ng baka mamaya bibilhan pa ng gamot, no? So, ito pang pa-check up. Ha, Lola, siyempre, di mo pa alam kung ano ang gamot dyan. So, ayan, muli, maraming salamat sa ating sponsor from Anonymous Sponsor. Maraming salamat po, no? At nagpadala po ng 10,000, yun ay hinati natin sa tatlong pamilya. So isa po si Lolo Cesario at si Lola Juanita na nabigyan. Kaya maraming salamat po muli from Anonymous Sponsor. So syempre yung ating mga resibo, sinendan natin yan, alam na po ng ating mga sponsor. At yung video, no, ito mapapanood natin soon. Kaya maraming salamat po. Nawa ay pagpalain pa po tayo ng Panginoong Diyos sa araw-araw. Nawa ay bigyan pa po tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ay bigyan pa tayo ng mahabang buhay upang sa ganun marami pa po tayong matulungan na kagaya nila. Maraming salamat po. So mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan pakishare, subscribe sa aking YouTube channel Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye, Lola. Manita, mag-ingat kayo, ha? Lola, ha? Okay. Maraming salamat sa nagbibigay sa amin na sa abroad at sa katimagang kayo, mga bata. Wala kaming salamat sa inyo. Sana madagdagan pa tayo ng buhay hanggang sa itaas.